So guys, binasa ko yung result ngayong umaga. Positive. Ano ko? Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. This is Rose again and welcome to Rose's Diary. For today, I want to share to you my COVID experience. Sobrang hirap. So this vlog is to let people know and be aware of what is COVID. Hindi siya simpleng bagay lang na sasabihin natin na pag binarinig tayo na si ganito, si ganyan nagka-COVID, 10 days okay na siya. Hindi po ganun kadali yung pinagdadaanan ng may COVID. Minsan talagang, di ba, may mga nababalitaan tayo, namamatay pa dahil dyan. At sabi ko, bakit kaya may mga talagang namamatay kung ang simptomas ay uubo, ganyan. Pero nung naranasan ko yun, grabe pala talaga. Hindi ka niya halos patutulugin sa sobrang sama ng pakiramdam mo. Minsan naman, matutulog ka. Hindi mo naman malayan, nakakatulog ka na dahil hinang-hina ka na. So para bang paiba-iba, hirap niyang i-explain ka to. Hindi katulad ng lagnat, ng tinrangkaso ka. Kasi para sa akin, ang COVID, taas-baba siya. Nagbabago siya ng symptoms every day. So, hindi mo basta-basta masasabi na, ganitong araw, magaling ka na. Talagang minsan, akala mo magaling ka na, tapos pag tumayo ka, babagsak ka. Talagang bigla ka na lang talaga parang hihimatayin. So, this vlog, sana magsilbing awareness sa ating lahat. At I want to share to you kung ano yung mga ginawa ko habang may COVID ako. Tuesday night, naramdaman ko na sabi ko, nako, parang lalagnat yata ako. Iba yung pakiramdam ko. Giniginaw ako na hindi ko maintindihan. Tapos parang may ubo ko. Doon ako natakot sa ubo kasi natandaan ko na sinabi nila na ang symptoms ng COVID ay dry cough. So umuubo ko. So, sabi ko, sandali lang, parang iba to ah. So sabi ko, ano kaya to? Sana hindi siya COVID. Tapos sumunod yung sakit ng kalamnan ko na sabi ko, sandali, bakit sobrang sakit niya? So Wednesday, nasa trabaho ako, wala namang bata sa school, so safe naman, wala naman ako nahawahan. Pero sabi ko, parang hindi ko na kayang tumagal ng isang araw sa trabaho. Uuwi na ako, tapos nagpa-schedule na ako ng test. Tinawagan ko yung boyfriend ko, sabi ko, ikuha mo na ako ng schedule ng sa COVID test para malaman ko na. Kasi ayoko na, positive na pala ako, pumapasok pa rin ako dahil kaya ko pa nga. Dahil kasi ako kasi, hanggat kaya ko, pinipilit ko eh, papasok pa rin ako. Pero sabi ko, iba to, kung COVID to, ayokong maka-istorbo ng tao, ayokong mahawa, at ayokong lumala yung sitwasyon ko. So, watch out sa mga na-document kong pangyayari sa kabila na nagko-COVID ako. So, sana mapanood ninyo. Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. Umuwi ako ng trabaho dahil masamang masama yung pakiramdam ko ngayong araw na to. Hindi na talaga kayang magstay pa ng kahit isang oras na para akong kandila na nalulusaw. Ang sama, pati muscle ko, lahat masakit. Umuubo ako nang walang plema. Dry cough lang talaga siya. So, parang signs yun ng, alam nyo na. So, try natin, no? Kung ano man ito. Sana hindi siya COVID. Diyos ko. Buti na lang walang bata sa work. Kasi online lahat. Pero, hindi ko na talaga kaya. Umiyak na ako nung hapon na kasi nangihina na ako. Okay, so see you later. So guys, andito na kami sa testing center dito sa Carleen. Ayan. So guys, binasa ko yung result ngayong umaga. Positive.
ako. So, yun. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Maliwanag na mag-i-stay ako sa bahay ng matagal. So, positive yung result. Tapos, tumawag na rin yung hygiene na quarantine. Na kailangan mag-quarantine kami and by March 17, tatawag ako sa doktor kung pwede na ba akong lumabas or hindi pa. Basta ang dami nilang binili na kailangan namin gawin, kainin, inumin. Actually, talagang kailangan ng 4 liters of water every day. So yun, nakakalungkot lang kasi limitado lahat ng gagawin ko. So, ingat talaga. At bakit ka pala karon? Wala. Jason, sigurado ka? Parang wala na akong naaamoy. So guys, kung makikita nyo, ito yung drinks na ginawa ko para sa aming dalawa. May luya, may vitamin C. So, pang buong araw yan. Marami yan actually. Yan lang yung finilm ko. At kung ano man yung mga kinikrave namin pagkain, nagluluto ako habang may panlasa pa kami. O minsan naman nagpapa-order, deliver, ganyan. Dahil alam ko, aware ako, sa mga naririnig ko na isang araw, mawawalan ka ng panlasa, ng pang-amoy. So, lahat ng kinrave namin talagang kinain namin kasi para magamit namin yung lakas na yon kapag kailangan namin. Kasi I heard na 5 to 10 days, medyo malala na yung mararamdaman mo. Lahat talaga ng symptoms lalabas na doon. Tapos nagre-relax na kami sa kwarto na namin kinakain. And then ito yung mga araw na sobrang boring talaga. Nalulungkot ako, hindi ko alam kung bakit nagiging emotional ako. Dahil syempre, ni sa kalsada, hindi ka makalabas dahil responsibilidad mong mag-quarantine ang sarili mo. So, dito ko binubuhos lahat ng emotions ko, nagdo-drawing ako para maging maganda yung pakiramdam ko. Guys, gumagamit rin kami ng pulse oximeter. Sinusukat yung saturation ng oxygen sa dugo natin. And kapag nag 97 siya or 96 pataas, normal ka. So, mas okay to na namomonitor namin yung kalagayan namin. Is this white? C. Pink. Ayan, so halos araw-araw, nag-i-inhalate kami, nagsusuob kami, and yung nasa tabing kaserola niyan, salabat. So araw-araw din umiinom kami ng salabat para nalilinis o namamatay yung virus. So kahit hinang-hinana, no, go-go lang, laban lang ng laban, patayin ang virus, talagang sipagan mo, kahit na minsan hindi ko na gustong tumayo, sipagan mo pa rin, magpakulo ka pa rin, magsuob ka pa rin, kasi walang ibang makakatulong sa'yo, syempre, at the end of the day, sarili mo pa rin yung gagamot sa'yo. Kahit na may mga tao na mag-aalaga sa'yo, syempre, tulungan mo pa rin yung sarili mo na maging okay yung kalagayan mo. So, tulungan kami, inaalagaan niya ako, inaalagaan ko siya, dahil work from home siya eh. So, ako minsan lang nakiki-join lang ako sa online class, pero totally wala naman talaga akong work. Pero siya, sobrang work pa din, so ako, tinutulungan ko siya, pinaghahanda ko siya ng almusal sa umaga, ng tsaa. Pag naman siya naman yung okay naman yung pakaramdam niya, siya naman yung tatayo or order na kami ng pagkain. So, ganun lang, tulungan lang talaga. Kami lang talaga yung gumagamot sa mga sarili din namin. Like this. Maybe I know how to inhale, yeah? So, ito, balik pa rin sa pag-inom ng gamot araw-araw. Minsan, may mga gamot ako na mas marami yung iniinom ko kasi dinadagdagan niya ng para sa sakit ng katawan. Kasi sobrang sakit ng katawan ko. Tapos, ang sakit ng ulo ko, parang binibiyak.
may mga umaga o gabi na nararanasan ko yung mga ganon. So, minsan makikita nyo na nadadagdagan yung gamot na iniinom ko. Kahit nasa bahay, trabaho pa rin ang trabaho siyan. Tuloy-tuloy pa rin siya. Maghapon siya nasa phone, nasa conference, nasa video call. Ako naman, kain ang kain kasi talagang actually, wala na talaga akong panlasa nitong mga araw na to. Pero, ayoko kasing malipasan ako ng gutom kasi humuhumpak yung mukha ko, bumabagsak yung katawan ko, mabilis akong pumayat. So, ako, kailangan kainan ko ng kainan lalo na pag may sakit ako. So, ayan, nagkakaamoy na yung kwarto namin as usual dahil laging may pagkain sa loob, which is yun yung pinakaayaw ko kaso wala kaming magawa. Kailangan naming i-relax yung sarili namin. So, ayan, pag wala naman siyang ginagawa, pagtapos na yung work niya, tingin-tingin lang sa phone, binabalikan yung mga moments na nakakagala pa kami. Yan, yan lang. Nung sariwa pa ako, ngayon, tumitingin lang siya sa video. Oo, nasa kwarto ako. Medyo nahirapan ako huminga. Inihika. So nagre-relax lang ako dito. Ito yung tsa ako. Binibigyan ako niyan ng bagong tsa lagi. Tapos panghika. Pagbarado ang ilong ko. Ito. Ginagamit ko. Lip balm yung mga importante nasa tabi ko. Ayun. Ayun. Tsaka remote. Nag-steam ako kanina. Pero grabe to. Hindi ko akalain na magiging ganito. Kahirap sa akin tong COVID. Siya medyo okay na. So yun lang yung update ko ngayon. Kanina umaga nga pala, kumain ako ng kanin tsaka itlog para. Kasi kapag mga pancake, yung konti ako nabubusog. So, yun lang. So, it's day 10. Medyo maganda yung pakaramdam ko. Naligo na ako pagising ko sa umaga. Naglinis-linis para mabawasan naman yung, syempre, di ba, hindi kami masyado makapaglinis. So, pag maganda yung pakiramdam ko, tumatakas ako, talagang ginagawan ko ng paraan na makalinis ako ng lababo, makalinis ng CR. So, syempre, para sa amin din yun eh, para mapanatili din yung kahit papano yung kalinisan, hindi masyadong lumala yung nararamdaman namin. And then, yung kinikrave ko na sardinas na may pechay, niluto ko rin kasi para mas kahit paano bumalik yung gana ko sa pagkain, maging okay yung pakiramdam ko. Kahit tulog siyan, kumakain ako niyan para hindi ako nalilipasan ng gutom. Yun, so inaalagaan ko din talaga yung sarili ko. Tapos, pag gising na siya, pipilitin ko na siyang mag-almusal. Kasi alam ko, magtsatsa lang siya. So ayoko ng ganun. Gusto ko magtatrabaho siya nang may laman yung tiyan niya kahit nandito lang siya sa bahay. Hello guys, 11th day ko ngayon, so I'm so happy. Medyo okay na ako. Kagabi, parang nagdailan lang na. Nung nagsuob ako, umukay siya. Talagang sobrang milagro to. God is good. Tapos pagising ko ngayong umaga, ganun ulit yung ginawa ko. Twice. So, kumain ako ng may sabaw ulit. Tapos, kumain ako ng masustansya kanina umaga, ginisang sardinas na may pechay. Ayun. May konti pang hubog pero hindi na yun talagang parang hinahabol ko lahat. Yung paghinga o kahapon, feeling ko dadali na ako sa ospital pero okay naman. Yay! Ang sarap ng pakaramdam ko. Medyo okay na. Linis na ng bahay. Palit na ng beddings. Ay, nako. Ang sarap talaga kapag nakita mo ulit na malinis na yung ginagalawan mo. Pati kwarto, nag-fold na ako ng mga nilaundry ko. So, mas gumaan yung pakiramdam ko ngayon. Alis virus, tanggal lahat. Sanitize ng pinto, lahat.
doormat, nilabhan. So, ito naman, luto naman ng napaka-sustansyang pagkain. Paksiw na salmon. Suluto na ang sarsyadong salmon at paksiw na salmon at maimangga kami para sa dessert. So, ito yung pagkain namin ngayon para makabawi kami ng lahat ng lakas na nawala sa amin and bumalik na ang panglasa at pangamoy namin. Kain tayo, guys! So, ngayon guys, na naka-recover na kaming dalawa niya, napakasaya ko. It's a new life, sabi nga. Nung panahon na may sakit ako, minsan, naiisip ko na, Lord, wag mo muna ang kunin, di ba? Kasi hindi mo talaga masasabi, may araw na hindi ako makahinga. Nagiging, ano lang ako talaga eh, positive thinker lang ako. Pero minsan talaga may araw na, parang ano ba to, magpapadala na ba ako sa ospital, di ba? May mga ganong ano, kasi may asthma ako. So, para sa akin, pahalagahan natin yung mga taong nandyan na nag-aalaga sa atin, sa mga kaibigan na nangungumusta, lahat ng nangumusta sa akin. Thank you so much sa inyo lahat. Sobrang na-appreciate ko. Si Jen, lagi niya ang inukumusta. Yung mga kaibigan ko na meron din namang nararamdaman, may COVID din. Kasi, di ba, ito eh, talaga napapanahon to. Hindi mo masasabi kung saan mo siya makukuha. Pero yung pagtutulungan namin sa isa't isa, na oh, kumusta ka na, ano na nararamdaman mo, minum ka ng tubig, yung kahit na alam naman nilang ginagawa mo yun, pero i-re-remind ka pa rin, pipilitin ka pa rin na kumahon ka dyan, uminom ka ng gamot, magsuob ka. So, shout out sa mga kaibigan ko na nakaalala sa akin, sa kuya ko na tinawagan ako, kinukumusta yung kalagayan ko, sa kuya Edwin ko, kuya Edgar ko, salamat sa inyong lahat. At sa mga apo ko na tinatawagan ko kapag masama yung pakaramdam ko, pinapasaya nila ako. Sina Jaja, sina Jano, sina Chloe, sina Jella, thank you so much. Si Alexa, si Maida, yung anak ng boyfriend ko, lagi kami inaalagaan, dinadala ng pagkain sa kwarto, ng gamot. So, lahat-lahat talaga ng mga nakatulong. Alam mo kasi napakahalaga eh, kahit hindi pera yung tulong sa inyong isang tao. Basta meron siyang nagawang maganda o nasabi sa'yo, talagang lumalakas yung loob mo na lumakon sa buhay. Sa boss ko, sa school, si Miss Elvis, Janan, Miss Tanya, Miss Lucia, lahat sila na inaalala ko, si Miss Aisha, sa mga kaibigan ko na nag-PM sa akin, hindi ko na isa-isa eh, pero salamat talaga. At lahat tayo, alam mo, napakahalaga ng patutulungan talaga sa totoo lang. Kasi nakakapagpagaan ng buhay yan, tapos nakakapagpositibo ng pag-iisip. So, thank you sa lahat, sa aking mga anak, sa boyfriend ko, na nandyan pa sa akin. Gabi ko, malamal ko kayo. At sana malampasan na natin itong pandemya ko kasi hindi siya nakakatuwa. Ayokong maranasan to ng mas matatanda o talagang mga baby o buntis dahil talagang magsasuffer talaga. So, yun po yung experience ko. This is my COVID diary. Sana nagustuhan nyo yung mga na-document ko. Sana nagbigay ng kahit konting pag-asa na malalampasan natin to at kaalaman para sa lahat. Thank you. Hanggang sa muli. See you on Rose's Diary.
So guys, once again, this is Rose. Don't forget that life is beautiful and God is good. God bless us all. Bye!